Guys, for today's video, so paano nga ba natin matatransfer or magagawang cash ang inyong GGives credit? So tara, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship such as Buyer Center, Bills Payment, Remittance Center, and other small businesses such as Sari Sari Store, e-loading, computer shop, online selling, and other good financial practices na meron na akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so ang pag-usapan natin is GGives ha. So si GGives, kung meron kayo niyan, kung available yan sa inyo, sa GCash nyo, is pwede pala siyang ma-convert into cash kung kailangan nyo. And syempre, pag magbabayad kayo kay GCash, installment siya. So, para ka na rin umutang ng pera, cash, and then installment ka magbayad. Parang ganon. Pero ito guys, itong technique na to or workaround na to, hindi siya, hindi ko alam kung bawal. Para siyang nasa sistema siya eh. Siguro, yun lang. Bakit nila hinahayaan merong gano'n? Okay. So, ano ba itong process na to? Dati, pwede mong gamitin ang GGives mo pag magka-cash in ka sa Shopee Pay. As in, cash in lang ah. Hindi ka bibili sa Shopee. So, pwede ka mag-cash in via electronic wallet and then pag pinili mo yung GCash, ayun, may option dyan ng GGives. And then, makikita mo kung ilang months, may option ka mamili kung ilang months, yan. So, ganun. And then, pag in-accomplish mo na yan, matatransfer yung pera sa Shopee nyo. And then, from Shopee, ibabank transfer mo na lang sa inyong ATM card or GCash, ganun. So, basically, ganun yung process dati. Pero, hindi na siya pwede ngayon. At least nalaman nila na may nag-aabuso ng ganung proseso, so tinanggal nila yung GGives dun sa cash in. Kaso guys, ang hindi nila na foresee is pwede mo pa rin gamitin ang inyong GGives sa Shopee lalo na kung o-order ka. So for example, order ka na meron kang bibili sa Shopee worth 4,000 and above, and then pag pre-process mo na yan parang pay using electronic wallet, and then pinili mo si GCash, merong lalabas dyan na GCash wallet, GCredit, at saka GGives. So, pag pinili mo yung GGives, so basically, mamimili ka ulit kung ilang months to pay. Pag pinili mo yan, pre-process mo, mababayaran na yung item na in-order mo. So, paano siya naging cash kung item ang binili mo? So, here's the workaround, pero hindi ko talaga highly recommend. I'm just sharing sa inyo kasi gumagana siya. Okay. So, pwede mangyari once na ma-place yung order is balikan nyo yung order mo and then i-cancel. So, once ma-cancel yan, ibabalik yan or ilalagay ni Shopee yan sa inyong Shopee Pay wallet. So, basically, nasa Shopee Pay wallet mo na yung pera kasi kinancel mo yung order mo. So, pwede mo na ulit i-bank transfer yan sa inyong ATM card para withdraw. So, guys, workaround lang siya. Hindi ko siya highly nirecommend or masasuggest na gawin. Pero, pwede nyo itry. Siguro, pag nakita ni Mila na merong mag-aabuso niyan, ang dapat nilang gawin talaga is parang yung credit card. So, sa credit card kasi, guys, kapag pinambayad mo siya sa Shopee, tapos, kinancel mo yung order sa Shopee, ibabalik ni Shopee yung pinambayad doon sa credit card company. Hindi siya mapupunta sa Shopee Pay. Kung makahanap sila ng sistema para ibalik kay GGives, kay Fuse Lending yung pera at makancel yung installment, yun yung tamang paraan. Pero kasi siguro na kay Shopee yung may hindi pa maayos na process, kaya nilalagay nila sa Shopee wallet mo. Kung may nangangailangan sa inyo, why not, 'di ba? So sana nakatulong tong video na to sa inyo. Okay. So if so, I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema diyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button.
and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's review. Bye-bye!